Kaugnay na ng buhay ang kwento ng tagumpay at pagkasawi. Gayunpaman, marami sa atin ang patuloy na nagtataguyod ng ating mga sarili upang maabot ang tamis ng tagumpay at maiwasan ang tuluyang pagkasadlak sa kabiguan. Lingid sa kaalaman ng nakararami, isa sa mabisang paraan upang maisaayos natin ang ating disposisyon sa buhay ay ang pagbabasa o pag-alam sa talambuhay o biyograpiya ng mga matatagumpay na tao sa iba't ibang larangan. Napag-uugnay natin ang ating mga sariling karanasan sa pagbabasa ng mga talambuhay ng taong inilalarawan sa kwento. Kaya, maaari nating maunawaan at mailapat ang mga kwentong ito sa ating buhay. Upang maiwasan ang mga negatibong bagay, mapaisipan man, o maaaring pangyayari, ang pagbabasa ng talambuhay ay nararapat na angkop sa ating nais matutunan. Halimbawa, kung gusto mong matuto kung paano magnegosyo gamit ang internet, malamang na ang dapat mong basahin ay ang talambuhay ni Jack Ma o Jeff Bezos. Alinsunod sa mga nabanggit, narito ang limang mga dahilan kung bakit ang pagbabasa ng mga talambuhay ay makatutulong sa iyo upang ikaw ay magtagumpay. Una, may mga aral na mapupulot sa bawat kwento. Ang pinakamahalagang bagay na matututunan natin sa isang talambuhay ay ang mga aral na mapupulot natin dito. Sa ating simpleng pagsasalarawan, ano ang mangyayari kung babasahin mo ang talambuhay ni Steve Jobs? Malalaman mo ang lahat ng mga kamangha-manghang katotohanan ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay pakikibaka, mga hangarin, at sakripisyo. Malalaman din natin na naniniwala si Steve Jobs na kung nais mong baguhin ang mundo, dapat mong tahakin kung anong gusto mo. Sinabi din niya na ang iyong pinakadakilang lakas ay maaaring ang iyong pinakamalaking kahinaan. Bukod pa riyan, ang isa sa pinakatumatak na sipi ng kanyang sinabi ay, limitado lamang ang iyong oras, kaya't huwag magpaapekto sa iniisip o opinyon ng ibang tao. At pinakamahalaga, magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang iyong puso at isipan. Mula sa simula, ang landas ni Steve Jobs ay hindi kailanman naging kakaiba na maaring nararanasan o naranasan din ng marami sa atin. Si Steve Jobs ay ipinaampun mula noong kanyang kapanganakan. Huminto sa kolehiyo pagkatapos ng isang semestre. At sa edad na 20 taon nilikha niya ang Apple sa garahe ng kanyang mga magulang, kasama ang kaibigan niyang si Steve Wozniak. Ikalawa, sariling pagtuklas ng mga kaalaman. Ang pagbabasa ng talambuhay na may kaakibat na tamang hangarin at hakbang ay maaaring maging isang pinakamahusay na paraan upang matuklasan mo at masubukan mo pa ang ibang mga kakayahan. Na sa sandaling may mabasa ka sa kwento ay mapapasabi ka na lang na gusto kong gawin yun, o dili kaya'y magagawa ko ding gawin yung nagawa ng taong ito. Kung magbabasa ka ng napili mong talambuhay, malalaman mo ang tungkol sa mga hakbang at diskarte na ginamit ng mga tauhan sa kwento sa kanilang mga profesional na buhay upang magtagumpay. Maaari itong humantong sa iyong pagkatuklas sa sariling kakayahang hindi mo pa nagagawa noon. Sa pamamagitan ng mga kwento at karanasan ng iba, madidiskubre natin ang mga ideya at mga tamang diskarte na dapat nating gawin sa ating buhay. Ang proseso ng pagtuklas sa pamamagitan ng pagbabasa ng talambuhay ay higit na mas mainam kumpara sa pagsunod lamang sa mga listahan ng mga hakbang kung paano magtagumpay. Ikatlo, pagkuha ng inspirasyon mula sa kwento. Upang maabot mo ang nais mong layunin sa buhay, ang pagkakaroon ng inspirasyon ang isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang makamit ito ng tuluyan. Kapag binasa ng mga bata ang talambuhay tulad ng The Wright Brothers Found the Secret to Fly, malalaman nila kung sino ang Wright Brothers. Ang librong talambuhay na ito ay magpapakilala sa mga bata kung ano ang naging buhay
gawain, at pangarap ng naturang magkapatid. Kaya't ang pagbabasa ng mga talambuhay ay sadyang makakatulong sa atin na matuklasan ang mga pinagmulan at mga pangyayaring humantong sa pinakamahalagang mga tuklas sa kasaysayan. Bilang resulta, ang mga bata ay agad nagagana ang imahinasyon. Magkakaroon ng ideya, at higit sa lahat magkakaroon sila ng inspirasyon na mangarap din ng malaki. Para sa kani-kanilang buhay na tatahakin. Sa makatuwid, kapag nagbasa ka ng mga talambuhay, pinapayaman mo ang iyong sarili sa impormasyon ng mga kwentong maaari mong maiugnay sa iba't ibang uri ng tao. Ang pagbabasa ng mga talambuhay ay napatunayan na isang mahusay na libangan. Upang malaman ang higit pa tungkol sa mundo na ating ginagalawan, at upang magkaroon ng malinaw na inspirasyon sa ating buhay na nais nating patunguhan. Ika-apat, pagbibigay paalala na ang kasaysayan ay maaring maulit. Naisulat ni George Santayana noong ika-1905, anya. Ang nakalimot sa nakaraan ay nahatulan na ulitin ito. Totoo ito bago pa man noon. Totoo ito noon, at hindi ito nagbabago hanggang sa ngayon. Ang pagbabasa tungkol sa totoong karanasan ng iba ay nagbibigay ng konteksto para sa mga pagpapasya at kahihinatnan na kinakaharap nating lahat. Ang maganda o masamang kasaysayan, noon pa man o kamakailanman nangyari, ay may napakalaking posibilidad na maulit, dahil ang mga gumagawa ng kasaysayan ay mga tao na patuloy na namumuhay sa mundo. Gayunpaman, ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang gamitin sa magandang hangarin ang karanasan ng iba, ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga talambuhay ng mga makasaysayang tuklas, tagpo, o pangyayari. Hindi ang pagkabisa sa mga akademikong pag-aaral tungkol sa kasaysayan. Ikalima, nabibigyan tayo ng mga tagapagturo mula sa malayo. Kung nabasa mo ang tungkol sa buhay ni Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, o maging ni Bill Gates, magkakaroon ka ng sulyap sa kanilang isipan na sa palagay mo'y makatutulong sa iyong buhay. Ang mga taong ito ay maaaring maging iyong mga tagapayo mula sa malayo o maging sa nakaraan. Kung hahayaan mo ang iyong sarili ng pagkakataong mag-isip tungkol sa kung anong payo ang maaaring ibigay nila sa iyo, o kung ano ang maaaring gawin nila sa isang sitwasyon o pagpipilian na iyong kinakaharap. Ito ang limang mga kadahilanan kung bakit makakatulong ang pagbabasa ng talambuhay sa paggamit ng iyong tagumpay. Paano ba malalaman kung kaninong talambuhay ang dapat mong pag-aralan? Una, mag-isip ka muna kung anong larangan ang nais mong mapagtagumpayan. Kasama na rito ang mga kapamaraanan para magtagumpay sa bagay na ito. Ganun din ang mga tao na nagtagumpay sa larangang ito. Pangalawa, sunod mong hanapin ang mga impormasyon tungkol sa mga taong nagtagumpay sa larangang personal mong napili. Pagkatapos, maghanap ka at magbasa ng mga libro o anumang lathalain tungkol sa mga personalidad na iyong natitipuhan. O dili kaya'y patuloy kang sumubaybay sa Factual Board Channel, upang abangan pa ang mga susunod na mga dagdag kaalaman tungkol sa talambuhay na tiyak niyong papupulutan ng mga aral. Hanggang sa susunod na paksa, stay motivated as you build your dreams. Dito lang sa Lupo ng Katotohanan, Factual Board.